So, tatalakayin natin yung series na Living as People of God o yung pamumuhay bilang bayan ng Diyos. And talk one is all about our basic commitment o ang ating pangunahing pangako. Hindi po ako matatas sa Tagalog pero nakita ko sa isang translation site na ang kahulugan ng salitang commitment ay pagpapaninindigan. Wow! So, magandang araw po sa mga kapatid at kaibigan sa lalawigan ng Bulacan, ang bayan ng mga Makata at Magigiting, ang mga pinagmamalaki ng ating lahi kagaya ng local Shakespeare na si Francisco Baltasar o Balagtas, si Marcelo H. Del Pilar, at yung bayani ng Pasong Tirag na si Goyong. Pero another reason kung bakit gustong-gusto namin na aking kaibigan na si Chris na pumupunta ng Bulacan ay dahil sa mga produktong ensaymada, pastillas, mga kakanin, longganisa, at lalong-lalo na yung suka. The best, ika nga. Kaya lang, kung may talk lang kami nakakapunta ng Bulacan, doon kami nakakakain ng masasarap. Kaya kung minsan gustong-gusto kong magsadya kahit mag-isa na lang akong pupunta ng Bulacan pero ayaw ng aking kaibigan na si Chris. Sabi ko nga minsan sa kanya, pare, pupunta na yata ako ng Bulacan, miss na miss ko na yung mga ensaymada nila. Kahit mag-isa pupunta ako. So ang sabi niya, wag, baka malolos ka. So, let's talk about commitment. So according to Google, it's all about katapatan sa isang gawain o layunin. Ang mga synonyms niya, yung mga katulad na salita ay dedikasyon, pagtatalaga, devotion, katapatan. All of them are said to be synonymous with commitment. So, here is an example of commitment. Sabi ng manok sa baboy, magdo-donate tayo ng ham and eggs. Sabi ng baboy, sa'yo, contribution lang yan. Sa akin, it is a total sacrifice kasi buhay ko yung binibigay ko. So, dun sa commitment, dun sa kwentong maliit, the chicken is just involved while the pig is said to be committed. So, parang yung picture na to, kung gaano ka-committed yung dog. Sabi niya, nakakita ako ng squirrel dito 3 days ago. So, inihintay niya. That is its commitment. Others would be giving up yung isang kamay nila para lang makakuha ng medalya. And that is the commitment. And brothers and sisters, when we talk about commitment, I am always reminded by the story of the dog and the rabbit. So nakita daw ng isang aso ang isang kuneho sa may kahuyan at hinabol ito ng hinabol. The dog is said to be barking and yelping all the way. So nadaanan ng aso ang isa pang grupo ng mga aso at dahil nakita itong tumatakbo, nakitakbo na rin lahat ng mga aso kahit hindi nila alam kung ano yung kanilang hinahabol or kung bakit may hinahabol sila. So katagalan ng paghahabol, isa-isang tumigil yung mga aso. Why? Dahil pagod na sila at hindi naman nila nakita yung kuneho na hinahabol ng aso. Until yung aso na lamang, yung unang aso na lamang, ang patuloy na tumatakbo kasi siya lamang ang nakakita ng kuneho at nakakaintindi kung bakit niya hinahabol ito. So, mga kapatid, wala itong iniwan sa community ng couples for Christ. Sa umpisa, marami yung ganado, yung puno ng sigla. When they started joining the community, takbo ng takbo, gusto lahat mag-serve. So, kalaunan, napagod, tumigil kasi hindi naman nila alam o hindi nila nakikita o naintindihan kung sino yung hinahabol. Hanggang sa
nawala na yung steam, hindi na nakikita o hindi nila nakita yung kuneho. On a wider scope, hindi nila nakita si Jesus. They did not see the bigger picture. So, ihambing natin ngayon ang ating commitment sa ating community na Couples for Christ. Pero magkaroon muna tayo ng refresher about Couples for Christ. Ang Couples for Christ ay hindi lamang isang movement, isang kilusan, hindi lamang isang prayer group, at hindi lamang isang service organization, kundi ito ay isang Kristiyanong pamayanan, a Christian community na merong mga sumusunod na mga elements. Meron siyang pinag-isang buhay, meron ditong kasunduan o covenant, merong pangakong kapatiran sa isa't isa. And number four, meron tayong natatanging kultura dito. So, i-discuss natin briefly, one by one. Merong corporate life, isang pinag-isang buhay. So, pag corporate life, ibig sabihin dito, there is government, there is governance. May namamahala at merong order. Nandun yung kaayusan. Meron tayong regular na ginagawa and there is formation. That is what we meant by corporate life. Meron tayong covenant, pangako. Ito yung konkretong relasyon sa Diyos at konkreto nating relasyon sa isa't isa. And when we say concrete, yung covenant nakasulat, nakatatak sa ating puso at sa ating isipan. Then we are said to be brotherly committed. Meron tayong pangako sa isa't isa. Pangakong kapatiran. Hindi lamang tayo basta kasabi sa isang samahan, kundi magkakapatid tayo sa iisang pamilya. Kaya nga ang tawagan natin ay brothers and sisters, o sa inyo sa Bulacan, kapatid. Meron tayong natatanging kultura na unique at naintindihan natin. Let's say when somebody prays in tongues, nobody will condemn him, but we'll understand that person. Meron tayong sistema ng pagdarasal, meron tayong household, which is said to be unique to us, no? Minsan nag-household ako sa Canada, walang pinag-iba yung household nila doon sa household namin sa Pampanga. Nag-prayer meeting kami sa Ontario, eksakto yung prayer assembly, most likely sa Bulacan. Distinct yung kultura. Sa maraming bagay at gawain, pare-pareho tayo ng ginagawa. Yung parang wala itong iniwan sa misa ng mga Katoliko. Saan man parte ng mundo, walang pinag-iba yung conduct ng misa. Sa Couples for Christ, ipinangako natin ang ating sarili sa Diyos at sa isa't isa. In other words, binibigyan nating halaga ang pagmamahalan at yung unity, yung pagkakaisa. So upang mapangalagaan ang pagmamahalan at pagkakaisa, kapatid, kailangan natin ang kaayusan na siyang sanhi upang maging posible ang buhay community. There must be order. At yung order na yan ang maghahatid sa kapayapaan na siyang maghahatid ng pagkakaisa. So, order, peace, unity. It's a reciprocating cycle. As mentioned in Ephesians 4:3, sikapin ninyong mapanatili yung pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. At yung pangatlo, ang purpose ng talakayan natin, the course, ay siyang magbabalangkas ng mga elemento ng kaayusan sa CFC. So, ano ba yung mga layunin natin upang higit nating maintindihan ang buhay na gustong ipamuhay? Upang ipangako natin lahat ang ating sarili sa pinag-isang buhay na ito.
At para naman sa mga elders at iba pang mga leaders ng Couples for Christ upang makapagsilbi sila ng mas may higit na karunungan at authority para sa kapakanan ng kaayusan at pagkakaisa for the sake of order and unity. And number four, yung mga layunin na sinabi ko ay siyang tutulong sa Couples for Christ para epektibong maitaguyod natin ang kanyang bisyon at misyon at upang mapagsilbihan ng Diyos sa paraan kung paano niya tayo tinawag, the purpose of our calling. And when we speak of vision and mission, our vision is always tayo ay mga pamilya sa pamamahala ng banal na Espiritu na siyang magpapabago ng mukha ng mundo. We are families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. And for our mission, we are building the church of the home and the church of the poor. Christian community, ano ito? So, apat na terminong biblical terms na magpapahayag ng nilalaman ng isang Kristiyanong pamayanan. Unang-una, there is this word, magkakapatid. We are brothers and sisters. So ang kapatid na ay tumutukoy sa isang direktang pakikipag-ugnayan sa mga Kristiyano. That's why I mentioned kanina, ang tawagan natin ay brothers, sisters. Ito ay buo at personal na pakikipag-ugnayan, hindi limitado na kagaya ng ugnayang pamilya sa 1 Peter 1:22, sabi, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. So, we are more than blood brothers. Sabi nga, kung may problema ka, kanina ka ba tumatakbo? Well, pwede sa pamilya, pero in most cases in our community, ang takbo natin sa mga elders natin, sa mga kapatid natin sa Couples for Christ. So, ayon kay Jesus, ang ating pinakamahalagang pakikipag-ugnayan ay yaong naaayon sa Panginoon. Sa Luke 8:19 to 21, ito po yung sinasabi kung bakit mas importante ang ugnayan sa community. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, nais nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. So with that, makikita natin kung bakit, no, it reflects also on us as community of Couples for Christ, kung bakit mas maigting ang ating pagmamahalan, ang ating malasakitan dito sa community. Kasi tayo ang tunay na magkakapatid kasi tayo ang tumutupad at nakikinig sa salita ng Diyos. So kadalasan nararanasan natin ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid sa Couples for Christ kesa sa tunay nating mga kamag-anak, mga kapatid. We call them the blood relatives. Kasi nga, ang dugong na nananalaytay sa mga ugat ninyo, tunay na magkakapatid, ay ang dugo ng inyong mga magulang. Ngunit dito sa community, ang dugong na nananalaytay sa atin ay yung dugong binubo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya napakadali sa atin ang ipagdasal ang isa't isa kaysa ipagdasal ang tunay na kapatid na hindi naman kasapi sa community. We pray for one another. Isa pang biblical term na sumasagisag sa community ay yung salitang pamayanan. The word itself, community. So, anong ibig sabihin nun? Acts 4:32, nagkakaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya.
At di itinuturing ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi ito ay para sa lahat. So isang puso at isang isipan, one heart, one mind. So bakit? Sa ating pagnanasa na lumago na sama-sama bilang bayan ng Diyos para sa pagtataguyod ng ating misyon sa Couples for Christ. Naintindihan natin, lahat tayo ay mga tagapamahala lamang. We are just stewards ng mga pag-aari natin at ang lahat nito ay para sa isa't isa. Sabi nga, they have one thing in common. Kahit na hindi natin pare-parehong pag-aari yung mga bagay-bagay, ang ating mga kapatid ay may karapatan sa ating panahon at sa ating pera. Sa 1 John 17, sinasabi dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. So kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid at nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siya'y umiibig sa Diyos? So mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. And to continue sa Santiago 2:14-16, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot ito sa kanya? So in other words, ang mas mahalaga, tayo'y nagsasalo sa aspetong espiritual. Ibinabahagi natin ang ating mga personal na buhay. Pangatlo term is katawan ni Kristo. So, hindi tayo pinadala ng Diyos sa pagsisilbi bilang mga individual, kundi bilang isang katawan, as one body, as one team. So, ang katawan ay kailangang pinag-isa upang ito'y gumana ng sama-sama bilang isang katawan, hindi pansarili. We have different parts of the body, but they are all functioning as one. The same way with our community, marami tayo, but we will function as one body. So kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkaiba ng gawain ng bawat isa, ganun din kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Then, finally, bayan, people, a nation. So, 1 Peter 2:9-10, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kanyang kahangahangang ginawa niya. So, kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong bayan. We are no people. Tayo ay nasasakop ng pamahalaang pangtao. We are living in a secular world. Ngunit ang ating tunay na katapatan ay sa Diyos at sa kanyang bayan. So, in other words, if there is conflict between this government or a government tsaka yung batas ng Diyos, dapat manaig yung batas ng Diyos. So, kung mayroong idwahan o salungatan, manindigan tayo sa Diyos at sa simbahan. Halimbawa, alam natin yung stand natin sa mga issue ng birth control, abortion, sa same-sex marriage, at iba pa.
So, sabi nga sa English, for we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation. We are once no people, now God's people, proclaiming His marvelous light. Ngayon, tingnan natin yung kalikasan, yung nature ng ating commitment. So, ang ating pangako ay sa Panginoon, always, as I've said, at sa kanyang bayan. Mamuhay tayo bilang bayan ng Diyos, to live as people of God. And what are the elements of our commitment? So, tingnan natin yung mga elemento ng ating pangako. Unang-una, ipamuhay ang ating mga buhay sa matuwid at kabanalan. So sabi nga, magpakabanal dahil ang Diyos ay banal. 1 Peter 1:15-16, which is our community team for 2020. Dahil ang Diyos na pumili sa iyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Be holy in all that you do, just as God who called you is holy. So, gayahin natin si Kristo. Be Christ-like. Susunod, ipamuhay ang ating buhay sa katwiran at kabanalan. Let us live in righteousness and holiness. Mahalin at pagsilbihan ang Diyos. Mahalin at pagsilbihan ang isa't isa sa couples for Christ. Pagsilbihan ng iba at ang mas malawak na iglesia. That's why the call for us is go serve the larger church. That is our great commission na ginawa sa atin sa talk number 12 ng commissioning rites. Yung pinakapayak ay yung pamamagitan ng pagtataguyod ng pananaw at misyon ng couples for Christ. Then we have yung pagpapahayag ng mabuting balita at yung pagbabago, evangelization, and renewal. These are part and parcel of our commitment. So, ipamuhay ang ating mga buhay sa isang mapagmahal na paglilingkod. In loving service, so, tignan natin yung covenant commitment natin sa community ng Couples for Christ, yung ating kasunduang pangako. At lahat tayo familiar dito sa tinatawag nating covenant card. Itong ating pinag-isang pangako ay nakabatay sa isang malinaw na kasunduan, covenant. So, kaya nga tayo nagkaroon ng issue, inissuean tayo ng covenant card para sa ating community at para sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito yung ating pinaka-guidelines. Merong 5 basic elements yung ating covenant card. Unang-una, it's all about our personal life in Christ, no? Anong gagawin dito? Yung kailangan meron kang prayer time, you read the scriptures, nagsisimba, umiiwas ka sa mga pagkakasala. Then we have buhay pamilya para sa kay Kristo. So you have dialogue with your spouse, meron kang dialogue with your children. Meron kayong family prayer time, meron kayong time with one another, yung nag-outing, family time, at ang panawagan doon ay maging tunay tayong magulang in the authentic sense of the word na magulang. Pangatlong element niya yung about paglilingkod sa Panginoon, no? Yung mag-imbita ng mga bagong kasapi sa community, mga bagong couples. Mag-serve ka sa CFC, sa mga Christian Life Program, o kung saan ka man tinatawag ng Diyos na maglingkod. Then we have number 4 is yung our united life, yung pinag-isang buhay natin sa community. So, paano mo magagawa ito? Mag-attend ka ng household. Mag-attend ka ng iba pang mga meeting na kung saan dapat kang umattend. And of course, tumanggap ka ng mga bagong kasapi sa community.
Number five is all about our Christian growth, no? Yung paano mangyayari, attend ka ng mga formation courses, yung mga teachings, pagsasanay, retreats, MER, no? Marriage Enrichment Retreat. Yung continuous study, patuloy na pag-aaral. Brothers and sisters, yung ating covenant, yung ating kasunduan ay isang modelo na dapat na sinusunod natin. Hindi pa ito, sabi nga, hindi pa ito perfecto, no? Kaya nga kailangan natin yung tuloy-tuloy na suportang pagtutulungan sa isa't isa. We cannot just rely on the covenant card. Nandun pa rin yung tulong ng mga kapatid natin in order to fulfill the basic of our covenant card. Ang mahalaga ay naintindihan natin ito. Sumasanghain tayo dito sa covenant natin at pinipilit natin sa buhay yung ating covenant. So, malaya tayong pumasok dito at manatili sa ating sariling kagustuhan. In other words, ang ating kasunduan na hindi isapilitan. Maaari itong panghabang buhay para sa inyo. Kung ganun, kailangan natin yung pang-araw-araw na suporta, yung continuous support na manggagaling sa community. At dahil ang ating misyon sa Couples for Christ ay lalampas pa sa panahon natin, we will definitely outlive our mission, our community. Wala na tayo dito sa mundo, pero nandun pa rin yung ating misyon. And that is bring people to God. Hindi sa pilitan, in other words, yung mag-asawa ay maaring lumabas o maaring umalis sa community ng Couples for Christ kung ang pakiramdam nila ay hindi ito yung panawagan nila. Hindi ito yung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Pero ito ay ginagawa ng marugrup na panalangin, yung kanilang pag-alis sa tulong ng mga leader natin at mga kapatid. Our commitment, brothers and sisters, is total. Yung pangako natin ay buo, ito ay wagas. Yung ating pangako sa Diyos at sa isa-isa ay dumadaloy at nadarama natin sa ating buong buhay. Hindi lamang sa mga gawain natin sa community, kundi ito'y ugnayang pamilya. Yung commitment natin, hindi lamang kung tayo'y sama-sama, kundi sa lahat ng oras. Pwede kang lapitan. Kung paano ko isinasabuhay ang aking buhay, ay may resulta sa buong katawan, sa Couples for Christ, sa church. My action has consequences. Magre-reflect kung ano man yung ginagawa ko inside and outside the community sa community ng Couples for Christ. Alin po ba yung masarap pakinggan? Couples for Christ pa naman. O yung Couples for Christ kasi. No? Nakakahikayat ka just because of good deeds. Diba? Yung sino ba yan? Bakit ang bait-bait niya? And someday, I want to be like him. Ano ba yung sinalihan niya? Eh, sumali pala sa Couples for Christ. So, hindi lamang sa mga tao na kakilala natin ng personal o gusto lang natin, doon tayo sumusunod sa ating commitment. Our commitment is inside and outside of the community, mga kapatid. In other words, you should treat a multinational company manager the way you treat a janitor. And we are committed to a mission. Tayo ay talagang nakatalaga sa isang mission. At yung ating mission o yung layunin natin ay abutin ang lahat at gawin silang bahagi natin. Ito ay gawain pangmundo. This is our global mission. Gawing disipulo ang lahat ng bansa. Make disciples of all nations. Pangkalahatang pamilya, ministeryo. All family ministries. No? Nagpapahayag tayo ng ebanghelyo sa mag-asawaan,
At sa iba pa, meron tayong handmaids of the Lord, servants of the Lord, singles for Christ, youth for Christ, kids for Christ. We serve the homeless, we serve the people in prisons, sa mga rehab, nagpapaaral tayo ng mga scholars, and so on and so forth. These are all our commitment. We are committed to a mission. Pangunahin sa ating gawain ay ang mga Katoliko. Pero bukas din tayo sa mga ibang Kristiyano. At ang panghuli na aabutin natin, mga kapatid, ay kahit na yung mga hindi Kristiyano, non-Christians. As a conclusion, hinirang tayo ng Diyos para mamuhay bilang kanyang bayan. Maisa sa buhay natin ito ng konkreto in our community of Couples for Christ. Nakita ko sa Couples for Christ na hindi lamang ang aking buhay spiritual ang maayos, kundi ang buhay ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Dito makikita ang klase ng buhay na pinapangarap ko sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa aking mga apo. Hindi na tayo mga individual, kundi iisang katawan na tayo. Hindi na tayo hiwa-hiwalay, but one body. So, let us join hands, brothers and sisters. One body, one spirit, to do the work of our Lord until thy kingdom come. So at bilang isang mapagmahal na pinag-isang katawan, mapapagsilbihan natin ng epektibo at ng may pananalig ang Diyos. It is only when we are united we will be able to do the will of our Lord and to do our mission. And I would like to challenge you, my brothers and sisters from Bulacan. The challenge is, hanggang saan ka maaaring dalhin ng iyong commitment sa community ng Couples for Christ? Are you ready to lay down your lives for your friends? So, my dear people of God, we are Couples for Christ. Pinagbuklod tayo ng Espiritu. Wherewith the Spirit united, tayo yung asin at lebadura ng bayan ng Diyos, the salt and leaven of His people, mga ilaw tayo natatanglaw sa karimlan, lamps that shine in the dark. Mga kapatid na Bulakenyo, we are Couples for Christ, building our faith and our brotherhood. We are spreading the word of our Savior to the nation and the world. Purihin natin ang Diyos. At maraming maraming salamat. Ito po si Brother Kit Makapagal ng Couples for Christ, Pampanga. God bless everybody. God bless Couples for Christ, Bulacan.